Magandang araw mga boss. Yung tutorial natin ngayon is tungkol sa XLR cord. Kung paano ito ginawa. Ang video na ito mga boss is para lang ho ito sa mga baguhan. Yung mga marunong na ho is pwede na hong mag-skip sa ating video. Sige mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. Ito yung gagamitin natin mga boss. XLR male tsaka female. Yan, yung dalawa. Ito pala yung male. Saka ito yung female. Yan. Ito yung dalawa. Saka itong kable na stereo. Yan. Ito yung dalawa. Yan. Ito yung gagamitin natin sa paggawa ng XLR cord. Ito yung kable. Ang kable na gagamitin ho natin is stereo. Yan. Yan yung laman niya. May ground, saka may dalawang kable na red, saka blue. Una, yan. Balatan natin yung microphone cable. Mga 1 cm lang. Tama na yun. Kasi kung masyadong mahaba, baka magka buhol sa ilalim. Mga 1 cm lang ho yung balatan natin. Yan mga boss. Yan mga boss. Ipunin natin yung ground niya. Yan. Ito yung kanyang ground. Punin natin lahat. Yan. Hanggat yung wala nang matira, punin natin. I-twist natin sila lahat ng ground. Yan. Baka kahit may isang natira na ground, dumikit doon sa kabila, yun pa yung dahilan ng paghaming. Yan. Punin natin yung ground. Saka yung hanapin natin yung dalawang kable. Yung dalawang kulay na red tsaka blue. Yan. Ito yung red tsaka yung blue. Yan, putulin natin yan. Kasi di na magagamit. Yan, ito yung blue tsaka red. Yan. Balatan natin yung red. Kunti lang yung balatan natin mga boss. Kasi dyan natin yung ilalagay yung kanyang lead. Para dumikit doon sa XLR. Yan, pati yung blue, balatan natin. Kahit maliliit lang, mga 1 mm. Ito yung XLR mga boss. Ito yung male. Yan, buksan natin. Ito yung nasa loob niya. Dito natin ilalagay yung kanyang lead. Yan mga boss. Makikita natin yung 1, 2, tsaka 3. Lagyan ho natin ng lead bawat isa mga boss para kumapit yung kanyang cable yung kable. Yan mga boss, nalagyan ko na ho isa-isa ng lead yung 1, 2, tsaka 3. Pagkatapos mga boss, lagyan din natin ng lead yung kable. Yan, lagyan natin ng mga lead, kunting lead lang, yung blue tsaka red, pati yung kanyang ground. Yan. Ito yung red. Lagyan natin ng lead para kumapit siya. Pati yung kanyang ground. Yung ground naman mga boss is lagyan nyo lahat. Punuin nyo ng lead yung kanyang ground para hindi magkahiwalay-hiwalay yung kanyang mga strand. Yan. Pagkatapos mga boss, huwag natin kalimutan ilagay yung kanyang lock. Yan. Unahin natin ilagay. Yan. Pasok natin yan. Saka itong kanyang yan. Yung inner lock niya. Unahin natin dyan. Yan. Saka ihinang na natin dito sa kanyang XLR pin. Yan, makikita natin dito mga boss is yung kanyang number. Ito yung 1, 2, tsaka 3. Diyan natin ilalagay yung tatlong kable na ito. Yan. Itong red, yan, yung red na yan, yan yung gagawin nating 1. Tsaka yung blue, yung 2. Yung 3, yung ground. Yan mga boss, dito natin yan ihihinang. Yan. Unahin natin yung number 1 mga boss.
Yung red. Yan. Red kasi yung number 1 natin. Yan natin ilalagay sa number 1. Number 1 na pin. Yan. Yan natin ihinang. Make sure mga boss na kapit na kapit siya. Yan. Number 2 naman mga boss is yung color blue. Yan. Ihinang natin. Depende na ho sa inyo, mga boss. Kung gawin yung number 1 yung blue or number 1 yung red. Yan. Yung pangatlo mga boss is yung ground. Lagay natin sa red. Yan yung number 3 is yung ground. Yan. Siguruhin din ho na kapit na kapit siya para hindi ho matanggal pagka gamit na. Siguro ay nung tunaw na tunaw yung lead. Pag tingnan nyo, yan, kapit na kapit na yung lead, okay na ho yan. Pwede na ho nating buuin yung ating XLR. Yan. Masok natin yan dyan. Make sure ho na tumugma yung kanyang, yung may butas na yan. Yan. Baka ho magkabaliktad. Kanyang inner lock. Yan. Saka yung kanyang lock sa likod. Yan. Higpitan ho na maigi mga boss. Yan. Tapos na ho yung ating male na XLR. Sa kabila naman mga boss, dito. Dito natin ilagay yung female XLR. Ito yung kabilang dulo ng ating kable mga boss. Dito natin ilalagay yung female XLR. Yan, ito yung female XLR ho natin. Yan, may tatlong numero din, tatlong butas. Ito yung kanyang loob ng ating female XLR. Makikita din natin yung tatlong numero mga boss, 1, 2, at 3. Ganun din ho sa kabila kung ano yung nakalagay. 1, 2, at 3 din. Same procedure lang ho yung gagawin natin. Lagyan din ho natin ng lead. Yung 1, 2, at saka 3. Para kumapit ho yung kable na ating ihinang mamaya mga boss. Make sure mga boss na maganda yung pagkalagay ng ating lead. Yan. Tunaw na tunaw. Dapat magandang klaseng lead din ho yung gagamitin natin. Para ho di madaling matanggal yung ating inihinang na mga kable. Yan, balatan din ho natin yung kable mga boss para sa ating XLR na female. Mga 1 cm din ho yung balatan nyo sa inyong wire. Mas maganda maliit mga boss. Kasi tamang-tama lang yung haba niya para sa paghihinang. Yan, hanapin natin lahat ng ground mga boss. Bukod natin lahat at i-twist. Yan. Ito yung kanyang ground. Yan, i-twist nyo lahat yung ground. Tsaka yung hanapin natin yung dalawang kable, blue tsaka red. Huwag kalimutan lagyan ng lead bawat isa mga boss. Yung blue, red tsaka yung ground. Yan. Para kapit na kapit yung kable natin sa ating ihihinang. Ito yung ground, yan. Lagyan nyo lahat ng kanyang strand para hindi magka hiwalay yung kanyang strand. Pagkatapos mga boss, huwag nyo kalimutan yung kanyang lock. Yan, una natin ilagay yan. Baka makalimutan natin. Tsaka yung kanyang inner lock. Yan. Diyan natin ilagay. Tapos, dito na natin ihinang yung bawat kable sa kanilang mga numero. Yung red, yung number 1, yung blue, number 2, tsaka 3, yung ground. Yung red yung unahin natin. Yan, yung number 1. Siguruhin kapit na kapit ho yung pagkahinang.
Ito yung number 2, yung blue. Yan. Siguro drawin nyo yung pagkahinang niya na tunaw na tunaw yung lid. Yan. Ito yung number 3, yung kanyang ground. Siguro raduhin din ho na tunaw yung kanyang lid para kapit na kapit siya sa kanyang pagkakahinang. Yan mga boss, pwede na natin ilagay o asimbulin yung ating XLR. Yan, pwede natin ilagay yan dyan, pantay. Saka yung napin natin yung lock, yung nasa baba, yan. Pasok natin. Tapos yung kanyang pinaka lock sa likod. Yan na mga boss. Yan, ipitan konti. Yan, ito na yung XLR cord natin mga boss para sa ating mga gadget or para sa ating amplifier. Yan mga boss, XLR male to female. Salamat sa panonood mga boss.